sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Karagdagang manpower mula sa PNP Regional Office 5 tutulong sa clearing operations sa Huban, Sorsogon. Mga residenteng inilikas papayagang makauwi kung bubuti na ang panahon at malilinis ang mga abong ibinuga ng bulkan. Ay magkaroon ng forced evacuation. There are instances that when the authorities already gave signal na bawal na sila doon sa area and they insist, we really have to conduct the forced evacuation on the residents. Philippine National Police handang magpatupad ng forced evacuation sa Bulusan. Mga establishmento, binabantayan ng mga pulis para makaiwas sa nakawan. TV ads yung malaking bulk nito. Kasi yun nga, alam niyo naman magkano yung TV ads, so yun yung bulk nito. TV ads, pinakamalaki sa pinaglaanan ng gastos ng Partido Federal ng Pilipinas sa katatapos na presidential elections. Una, lahat ay dapat bakunado. Hybrid style pa din ang ating graduation. Excited po ako na magkakaroon ng face-to-face. Kung meron po, masaya po talaga ako. Ilang paaralan sa Metro Manila naghahanda na para sa physical graduation. Graduating students excited na para sa face-to-face graduation ceremony. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Nasa 50 pamilya na ang inilikas mula sa paligid ng Bulkang Bulusan kasunod ng pagsabog nito kahapon. Handa naman ang mga tauhan ng Philippine National Police na magpatupad ng forced evacuation sa mga residenteng magtatangkang bumalik sa kani-kanilang tahanan na nasa loob ng 4-kilometer danger zone. Bukod sa kaligtasan ng mga residente, binabantayan din ng mga pulis ang mga establisimento sa lugar para maiwasan ang nakawan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We have to convince them that they really have to evacuate. No? Ayaw naman natin magkaroon ng forced evacuation. Nananatili ang pwersa ng Philippine National Police sa Bulusan, Huban at Kasiguran sa Sorsogon upang magbantay sa seguridad ng mga residente sa lugar. Ayon kay PNP Directorate for Operations Director, Police Major General Valdelion, nais na masiguro ng pambansang pulisya na walang residente sa loob ng danger zone ang babalik sa kanilang mga tahanan. There are instances that when the authorities already gave signal na bawal na sila doon sa area and they insist we really have to conduct the forced evacuation on the residents. Bukod sa kaligtasan ng mga residente, nagpapatrolya din ang mga pulis para hindi magkaroon ng nakawan sa mga bahay at establishmentong walang mga tao. Of course, we are avoiding the looting that are usually happening in areas where there are calamities, whether it is man-made or natural disasters. This to ensure that the lawbreakers are not going to proliferate in the area. Nasa 87 pulis ang nakabantay sa lugar, ngunit mayroon silang standby forces na maaaring i-deploy kung kinakailangan. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mayroon ang 180 individual mula sa Barangay Puting Sapa sa Huban, Sorsogon ang inilikas dahil sa heavy ashfall at masangsang na amoy sa lugar. Karamihan sa kanila ay mula sa vulnerable sector gaya ng mga bata, mga babae, nagdadalang tao at matatanda. So far, we don't have any casualties. The 14 hikers na naabutan ng pag-erupt ng bulkan doon sa hiking trail, no? We're able to reach safety, the safety of Barcelona Municipality. Wala naman na diskrasya sa kanila, even their guides. Bunsod na rin ang ashfall, sinuspindi muna ang pasok sa Puting Sapa Elementary School.
Sangkayon Elementary School at Anyog Elementary School sa Huban. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At kaugnay po niyan ay makakausap po natin ngayon ang Public Information Officer ng Probinsya ng Sorsogon na si Ginoong Dong Mendoza para sa ilang update. Marahay na hapon po, Attorney Mendoza. Ay, hindi po ako Attorney, Sir Jun. I'm sorry po. Opo. Ginoong Mendoza, ano po yung mga lugar na pinaka naapektuhan po ng phreatic explosion at ano po ang naging pinsala po? Opo, sa ngayon po, ano, ang latest natin dito sa lalabigan ng Sorsogon, particularly po sa bayan ng Huban, ang talagang grabing naapektuhan. Ito pong barangay Puting Sapa. At ngayong araw, kaninang alauna ng hapon, nadagdagan pa ang ating mga evacuees. Ano? So from Regional 47, meron na tayong 58 families, ano, na nandyan ngayon sa evacuation center sa barangay Tughan. So composed po ito ng 216 individual. Sa ngayon po, patuloy naman na inaasikaso natin itong mga nasa evacuation center. Sabi nga po ng ating gobernador, mas maiging soup kitchen ang ibigay natin o yung lutuna ibigay natin pagkain para sa mga evacuees. At hindi na yung typical o normal na food packs. Then nagpalabas na din po, ano, ng damage sa agrikultura sa nasabi pong bayan, ano. So kanina po nagpalabas ang Municipal Agriculture Office ng Huban na aabot sa kakabuuang halagang 6,709,500 pesos ang damage po, ano, sa sektor ng agrikultura. Dito po sa mga barangay, itong tatlong barangay na naulanan ng asphalt kahapon. So itong damage sa agriculture, ano, mga tanim na sitaw, ampalaya, kalabasa, watermelon, yung sili, pati na po ang abaka at saka po mga saging. So yan po ang kanyang total na damage. Then sa ngayon po ang ating gobernador nagpayag na walang declaration ng state of calamity dahil hindi naman dapat pong magamba ang ating po mga kababayan dito sa lalawigan ng Sorsogon sa pagputok po ng bulkan Bulusan kahapon. Then wala naman pong dami sa mga structures, particular na sa mga health centers natin at mga school buildings dito sa mga nabanggit ko pong barangay. So yan po ang latest, Sir June, ano? Kaugnay po ng pagputok ng Bulkan Bulusan dito po sa aming lalawigan. Sir Dong, saan po nakafocus ngayon ang inyong pagtugon sa sitwasyon ngayon diyan sa sinasabi niyo nga po na ilang barangay diyan po sa Sorsogon? Yes po, actually yung clearing operation nagpapatuloy po ngayon, yung paglilinis sa mga daanan pati po sa mga kabahayan. Nandiyan po nagtutulong-tulong ang PNP. Nandiyan din po ang Bureau of Fire Protection para malinis na po itong mga lugar na tinapaan po ng asphalt. Sir Dong, tingin niyo po ba kailangan niyo talaga ng kailangan niyo pa po ba na ang tulong ng iba pang provincial government o sapat na yung ginagawa po ng inyong probinsya? At siyempre, parang lang humihingi rin kayo ng ano, parang mas maganda umulan po diyan po sa inyong lugar. Tama po ba 'yon? Yes po, tama po 'yon. Mas maganda po umulan kasi kawawa naman yung may mga tanim na nanyog, ano. So kailangan maalis yung abo sa kanyang mga dahon. Pati na yung ibang root crops po, ano, na nakatanim ngayon, talagang yung mga magsasaka dito kailangan. Nanalalangin ng pag-ulan. Anyway, papasok na din naman ng tag-ulan. And halos linggo-linggo umuulan naman dito sa Sorsogon. Eh kahapon nga abang bumabagsak ng abo galing sa Bulkan Bulusan na umuulan. So hiling natin, padalangin natin na sana ngayong linggo malakas na ulan dito sa mga areas, ano. Itong tatlong barangay na nasabi ko sana umulan po dito ng malakas. Then may kinalaman po sa tulong, actually si Governor Chief tinawagan na ng Malacañang din. Ang sabi naman ni Governor Chief, hihingi
siya ng tulong kung talagang kailangan. Pero ito pong nakasetup na respond po ng Army pong lalawigan ng Sorsogon. So far, sapat na po para matulungan po natin ang mga apektadong kababayan namin dito sa lalawigan ng Sorsogon. Pero itong mga nasa pribadong sektor na tumutulong po sa atin, nagko-courtesy call kay Gob at bukas naman po na pinapapunta sa lugar para magbigay ng tulong dito po sa mga apektadong residentes, lalong-lalo na po yung mga nasa loob ng evacuation center dito sa Barangay Tunghan sa Uban. Sabi niyo po kanina, Sir Dong, nadagdagan yung mga evacuees. Nadagdagan din po ba yung mga evacuation center na pinagdalan po sa kanila? Hindi po. Sa bilang po na ito, sapat po itong iligay dito sa malaking evacuation center ng Uban. Alright, maraming salamat po, Ginoong Dong Mendoza Mabalos. Samantala, puspusan na ang pagsagawa ng clearing operation ng provincial government ng Sorsogon, katuwang ang ilang kawani ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Ang Regional Office 5 nagpadala na ng 40 miyembro para tumulong sa paglilinis ng abong ibinuga ng Bulkang Bulusan. Mula sa Irosin, Sorsogon, ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, kailan ang target ng pamahalaan ng Sorsogon na matapos ang clearing operations at ano ang nakikita nilang problema na maaaring magpabagal nga naman sa trabaho? June, simula ngayong araw hanggang bukas, tinataya na matatapos itong ginagawang clearing operation. Bagay lamang na nagpapahirap sa kanilang trabaho, itong makipot na daan patungo sa Puting Sapa kung saan ay isang sasakyan lang ang maaaring dumaan. Kaya bagay na nagkakaroon ng traffic at gayon din itong kakulangan ng tubig na magagamit sa flushing ng Bureau of Fire Protection para tuluyang malinis itong isang barangay ng Puting Sapa dito yan sa Huban, Sorsogon. Doon na sa Sorsogon na ngayon ang dalawang grupo ng Philippine National Police Regional Office na tutulong sa gagawing clearing operation sa barangay Puting Sapa sa Huban, Sorsogon. Kasama ito sa pinaka-apektadong barangay na nang magbuga ng makapal na abo ang Mount Bulusan kahapon. Isa kasi sa magiging basihan ng provincial government ng Sorsogon para payagan ng makauwi sa kanilang mga tahanan ang nasa mahigit 50 pamilya o mahigit 173 residenteng inilikas ay kung bubuti na ang panahon at maaalis na ang makapal na abo na bumalot sa kanilang lugar. Kung sa susunod na dalawang araw hanggang bukas, hindi ito pumotok at malinis na, tapos na ang aming paglilinis sa dalawang barangay na apektado, magde-decamp na kami sa evacuation center at hahayaan na namin umuwi ang aming mga kababayan para magkumpuni na muli. Yun, ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Jonathan Hapa, ang Chief of Police ng Huban, Sorsogon, posibleng abutin sila ng dalawang araw bago tuluyang malinis ang barangay Puting Sapa. Yung ginagawa po natin, pina-flush out po ng, kung makita nyo, yung fire truck. At kanina, may dumating po na bako para hatakin o alisin itong mga tumigas na mga abo dito sa daan ng Puting Sapa. Hindi naman nababahala si Senator-elect at Sorsogon Provincial Governor Francis Escudero kung matatagalan pa sa Tughan Evacuation Center ang mga inilikas na residente. Aniya, sapat pa ang pondo ng gobyerno para sa pangangailangan ng mga apektado ng Bulusan eruption. Hindi rin kailangan magdeklara ng state of calamity ang probinsya. Sapat ang pondo ng lalawigan dahil ito ang una namang kalamidad ng lalawigan sa taong ito. So sufficient at hindi pa nagagalaw ang calamity fund ng lalawigan para sa mga bagay tulad nito. Pero wala kaming balak magdeklara ng state of calamity. Hindi naman kailangan. June, ito na ang 39th na pagsabog ng Mount Bulusan na kabilang sa 24 na apektadong bulkan sa bansa. Disyembre 2016, huling kinakitaan ng phreatic eruption ang Mount Bulusan. June, kanina nga ay nagbigay na rin ng pahayag ang Civil Aviation Authority of the Philippines nang walang naapektuhan ang mga pasilidad ng mga pantalan ng dito sa Bicol. At dangan lamang hindi ito dahilan, June, para maging kampante ang KAAP
patuloy pa rin silang magmamatsyag at magmumonitor sa kanilang mga pasilidad. June. Ito naman ang water supply at maging yung pinagkukunan ng malinis na tubig sa mga apektadong bayan. June, isa ito sa mga problema ngayon ng ilang residente dito sa Puting Sapa, Huban, Sorsogon dahil yung kanilang water source ay nabugahan rin o nadapuan rin ng nitong pagbuga ng abo ng Mount Bulusan. Pero sa tulong na rin ng Philippine National Police, nagpadala na rin ng grupo ang PNP Pro 5 ng mga water cups na tutulong sa pag-disinfect at paglilinis nitong mga water source na maaaring mapakinabangan ng mga residente sa Puting Sapa, Huban. June. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Patuloy na nananawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kumandidato sa 2022 national and local election na magsumite na ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Ang partido ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. naghain na kanina ng kanilang SOCE kung saan malaking bahagi anya nito ay napunta sa television advertisements. Ito ang balita ni Dante Amento. For this election, marami po kaming local candidates pero ang national candidate po namin ay si President Bongbong Marcos. Nagsumite na kaninang umaga ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Ito ang partido ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanilang legal officer na si Attorney Rico Alday, 272 million pesos ang kanilang nagastos sa katatapos na halalan. Napunta ang pinakamalaking bahagi nito sa TV ads. Ang nasabing halaga ay mas mababa kaysa pinahihintulutan ng batas na 337 million pesos para sa isang national political party. Sa ilalim ng batas, maaring gumastos ang isang partido political ng 5 piso bawat butante o 337 million pesos. Ang presidente at vice-presidente naman ay maaaring maglaan ng 10 piso kada rehistradong butante o aabot sa mahigit 600 million pesos. Samantala, as of June 3, 2022, nasa 15 pa lamang na national candidates ang nakapaghain ng SOCE. Sa datos mula sa COMELEC, si Senator Lacson pa lamang ang nakapaghain ng SOCE sa mga tumakbong pangulo. Samantala, sa pagkasenador naman, tanging sina dating PNP Chief Guillermo Eliazar at Antonio Trillanes IV pa lang ang nagsumite. 11 naman sa hanay ng party list groups. Hanggang sa Miyerkules na lamang, June 8, ang paghahain ng SOCE. Lahat ng kandidato na nanalo man o natalo dapat mag-file ng SOCE kasama na ang political parties at party list groups. Maaaring hindi makakaupo sa pwesto ang nanalong kandidato na walang naihaing SOCE. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 7,000 to 8,000 pulis ang ide-deploy sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Manila Police District Chief Police Brigadier General Leo Francisco, 4,000 tauhan ang kanilang pakikilusin sa June 30, habang ibang puwersa ay manggagaling na sa National Capital Region Police Office. Ayon naman kay PNP Directorate for Operations Director Police Major General Val De Leon, wala pa silang plano na bigyan o padalhan ng augmentation force ang Davao City. The strength of Pro 11 is enough to contain the security required for the oath-taking of Vice President-elect Mayor Inday Sara Duterte. We will probably be around just to supervise. But in terms of strength or forces to be augmented from the national headquarters will be not considered at the moment. But we will be providing everything from traffic to intelligence to presence of our forces. Base sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga local government o government units, wala pang naaprubahang mga permit para sa pagsasagawa ng rally ng mga militanteng grupo sa naturang mga araw. Bumisita ang ambassadors ng Italy,
Brunei at mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Countries kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Umaasa si Marcos Jr. na mapalalakas pa ang diplomatic relations ng Pilipinas sa naturang mga bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Nel Maribohok Live. Nel, ano pa ang napag-usapan ni na President-elect Bongbong Marcos Jr. at ng mga nasabing ambassadors? Monica, iba't ibang mahalagang issue ang tinalakay sa pagbisita kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng ilang ambassadors ngayong araw. Unang dumalaw kay Marcos Jr. ngayong umaga si Ambassador Johaira Wahab ng Brunei. Sa social post ng social media post ng President-elect, tinalakay anya nila ni Wahab ang tungkol sa trabaho, edukasyon, kalusugan at kultura. Bumisita rin sa President-elect si Ambassador Marco Clemente ng Italy. Tinalakay naman sa pulong ng dalawa ang ilang inisyatibo para sa lalong pagpapatatag ng relasyon ng Italy at Pilipinas. Ang iba pang ambassadors mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Countries ay nakipagpulong rin kay Marcos Jr. Kabilang dito ang mga kinatawan mula sa Thailand, Lao People's Democratic Republic, Cambodia, Indonesia, Singapore at Vietnam. Inaasahan ng President-elect na ang lalong pagpapatatag ng relasyon sa naturang mga bansa. Samantala, nakipagpulong rin si Marcos Jr. sa kanyang economic team ngayong araw. Ito ay pinangungunahan ng incoming finance secretary na si Benjamin Jokno. Pangunahing tinalakay sa pulong ang ukol sa mga prioridad at mga programa ng incoming president na ang pangunahing layunin ay maibangon ang ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng pandemya. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-ulat mula sa Mandaluyong City. Dagdag kaalaman po, kahapon pumutok ang Mount Bulusan at nagbuga ito ng makapal na usok at abo. Ang Mount Bulusan po ay isa sa mga tinatawag na stratovolcano at ikinukonsidera na isa sa pinaka-aktibong bulkan sa bansa. Ayon po sa FIVOX, isang phreatic eruption ang naitala sa Bulusan kahapon. Pero ano nga ba ang phreatic eruption? At ano ang nangyayari kapag may phreatic eruption? Ang phreatic eruption ay isang uri ng pagsabog na nagsisimula sa napakainit na magma na nagkaroon po ng interaksyon sa tubig. Ang tubig na ito ay pwedeng mula sa underground, hydrothermal system, pwede sa lava o di kaya sa dagat. Dahil sa malakas na puwersa na dulot ng phreatic eruption, pwede nitong durugin ang mga nakapalibot na mga bato at nakapalibot na bato sa bulkan at maglabas ng makapal na abo. Pero hindi po kasama ang magma. Take note. Basically, ang phreatic eruption ay isang mainit na singaw o steam kung kaya't wala itong kasamang magma. Lumilikha ito ng pagsabog dahil sa pagsasama ng magma at tubig kung kaya't nagbubuga ito ng malakas na singaw. Kaya ang ibang term po sa phreatic eruption ay steam blast eruption. Ang problema lamang sa mga ganitong uri ng pagsabog ay ang pinsala nito sa mga nakapaligid na mga komunidad. Dahil sa marami itong dalang abo, problema ngayon ang ash fall sa mga lugar na malapit sa Mount Bulusan. Kaya ingat po tayo, lalo na sa mga taga-Sorsogon. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Hinihikayat na ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion ng COVID-19 vaccine manufacturers na magsumite ng aplikasyon para sa Certificate of Product Registration. Dagdag pa nito, dapat inuumpisahan na rin ang pamahalaan ang pagpaplano kaugnay ng posibleng pag-aalis ng State of Public Health Emergency sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cox.
That's why the vaccine manufacturers should apply for the CPR. And that is very important, no? Certificate of what you call this product registration. Dapat nagsisimula na ang pamahalaang planuhin ang pagkakaroon ng transisyon sa ibayong pagluluwag at kalauna na ipagtatanggal ng State of Public Health Emergency sa bansa. Kabilang na dito ang pagsisecure ng Certificate of Product Registration para sa COVID-19 vaccine ng mga kumpanya ayon kay Presidential Advisor on Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion. Kaya hinihikayat na nito ang vaccine producer sa bansa na magsumite na ng aplikasyon. Oras na mapagkalooban ng Certificate of Product Registration ang vaccine company, magiging commercially available na ang COVID-19 vaccine sa bansa. We have to transition from an EUA to a CPR. Now, how long that will take? It starts the moment the vaccine manufacturer files for that. So then when you do that, then you can now start. That's why the whole process has to be discussed, if they agree, and you plan for it. No? You have to plan for it. It may take us 6 months to be able to move to from a state of public health emergency to a total removal. Sa gitna ito ng patuloy na pag-inam ng sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas at pagtaas din ng outstanding debt ng pamahalaan, dapat anyang ibsan na ang pasa ng gobyerno lalo't under control na ang COVID-19. Gate naman ito sa mga wala namang kakayanang bumili ng bakuna, may suporta at tulong pa rin dapat ang pamahalaan. Batay naman kay Dr. Edsel Salvania, isang infectious diseases expert at miyembro ng DOH Technical Advisory Group, dapat paghandaan bago tuluyang tanggalin ang public health emergency. Meron rin kasing mga naka-attach na conditions doon sa public health emergency, doon sa state of calamity. So very important, we will follow yung kung ano nga ang sasabihin ng WHO, but at the same time, we will be preparing. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang ilang mga eskwelahan sa Metro Manila kaugnay sa nalalapit na pagdaraos ng physical graduation ng mga estudyante makalipas ang higit 2 taon simula nang ideklara ang COVID-19 pandemic. Pero kaakibat pa rin nito ang ilang restrictions na ipatutupad sa mga paaralan upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Excited naman ang mga graduating student na dadalo ng physical sa graduation ceremony. Ito ang balita ni Janice Enhete. Vaccinated pupils for face-to-face graduation. Bukod sa Toro Hills Elementary School, tuloy-tuloy rin ang paghahanda na isinasagawa ng Ignacio Villamor Senior High School sa Maynila, kung saan nasa 420 ng mga senior high school students ang magtatapos ngayong taon. Ayon kay Mr. Jonas Gatchalian, ang graduation chairman ng paaralan, hybrid ang sistema na kanilang ipatutupad, kung saan limitado lamang ang bilang ng mga magulang at guardians na maaaring makadalo ng pisikal. Una, lahat ay dapat bakunado. Hybrid style pa din ang ating graduation. Ang mga magulang lang na makaka-attend ng ating graduation ay yung mga magulang ng honor students, since or limited lang ang number ng bisita na pwede sa ating space. Dagdag pa nito, naghahanap na sila ngayon ng venue na may maayos na ventilasyon habang ipagbabawal din nila ang pagkukwentuhan sa buong programa ng seremonya. Pinili namin na ang lugar na paggaganapan ng aming graduation ay open space para may airflow. Ang graduation song ay mangyayari lang o gaganapin gamit ang audiovisual presentation. Samantala, excited na ang ilang mga estudyante na magsisipagtapos ngayong school year dahil pisikal nilang mararanasan ang graduation ceremony, hindi tulad sa mga nagdaang taon na online lamang ang sistema. Para po sa akin, masaya po ako na gagraduate po ako ng face-to-face po. Kasi po, samantala po noon mga nakaraang taon na kumakalat po ng sobra ang COVID-19. Excited po ako na magkakaroon ng face-to-face. Kung meron po, masaya po talaga ako. Masaya po ako kasi po isa po yung parent ko sa naging inspiration ko para magsipag sa pag-aaral. Masaya po ako dahil masasaksihan po nila yung
pagtanggap ko ng award sa face-to-face graduation po. Siyempre masaya po kasi face-to-face na po yung namin graduation eh. At di po kami nakaramdam ng moving up ng po kami ng mag-grade 11. Maganda po sa pakiramdam na makakasabay ko po makagraduate mga kasama ko. Base sa guidelines ng Department of Education, ang mga paaralan na magsasagawa ng physical graduation ay obligado na ipatupad ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa lahat ng dadalo sa event. Kinakailangan rin na one seat apart ang distansya ng mga upuan at ipinagbabawal ang paglilipat-lipat ng pwesto. Hindi rin papayagan ang pakikipagkamay o iba pang physical contact at isang guardian o magulang lamang ang pwedeng sumama sa kada estudyante. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 780 na ang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa non-endemic countries. Ngunit sa kabila ng tumataas na bilang, nasa moderate level ang global risk ng monkeypox ayon sa World Health Organization. Ito ang balita ni Rayjon Bolivar. Kinumpirma ng World Health Organization ang paglaganap ng monkeypox cases sa mga bansang hindi naman karaniwang kinakikitaan nito. Nagtala na ng 780 kaso ng sakit mula sa 27 bansa na non-endemic, kabilang ang Britain, Spain, Portugal, Canada at Germany. Hindi man mataas ang health risk ng naturang sakit, nangangamba pa rin ang UN Health Agency sa posibilidad na paglaganap ng human pathogen sa mga bansang non-endemic na maaring magsimula ng disease outbreak. Karamihan sa mga naitalang kaso ay may kaugnayan sa sexual health, particular na sa grupo ng kalalakihan na involved sa bisexual relationship. Hindi pangkaraniwan ang mga nakikitang sintomas ng sakit, kagaya ng lagnat at pagsusuka ayon sa mga eksperto. Sa kasalukuyan, may naitala ng 66 na binawian ng buhay dahil sa sakit. Mula sa endemic areas, kabilang ang Cameroon Central African Republic, Congo-Brazzaville, Liberia, Nigeria, Sierra Leone sa loob ng unang 5 buwan sa pagpasok ng taong 2022. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang WHO sa mahigit 500 health experts upang pag-usapan ng mga kinakailangang hakbang na dapat isagawa kabilang ang clinical studies, vaccines at treatments. Rayjon Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagaman inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang hiling na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa ilang mga rehiyon sa bansa, para sa ilang labor groups, hindi pa rin sapat at masyadong maliit ang halagang idinagdag sa sahod ng mga manggagawa. Kaugnay nito, pinag-aaralan nila na irekomenda sa bagong administrasyon ang pagbibigay ng cash assistance sa mga minimum wage earner. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Ngayon ay muli naming in-entertain ng idea o yung panukala sa Marcos administration. Pero wala pa itong kasiguruhan dahil iniisip namin kung saan pa pwedeng kunin ang budget. Aprobado ng Regional Wage Boards ang aumento sa sahod ng mga minimum wage earner mula sa 14 na rehiyon sa bansa. Kabilang na dito ang National Capital Region, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Caraga, Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon Region. Gayon din sa Mimaropa, Bicol Region, Western at Central Visayas, Central Mindanao, Davao at Soccsaygen Region. Inaasahan na maipatutupad ang mga nasabing wage order ngayong Hunyo. Ngunit ayon sa ilang labor groups, masyadong mababa ang inaprubahang aumento sa sahod. Ayon kay Brian Nadwa, ang tagapagsalita ng Intercall Center Association of Workers at miyembro ng Partido Manggagawa, dapat katumbas ng 3 taon ang itinaas ng sahod ng mga manggagawa sa bansa dahil walang inaprubahang dagdag sahod ang wage board mula taong 2018 hanggang 2020. So, 3 taon pa yung dapat i-recover natin siguro ng wages. So, kung sa NCR yung 33 pesos siguro masyadong malit. Diba? Eh, ang sabi nga ng wage recovery board, at least parang 50 pesos
or 100 pesos ang kailangan natin i-recover since 2008. Sinabi naman ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Alan Tanhusay, hindi lumagpas sa poverty threshold standard ang idinagdag sa sweldo ng mga manggagawa. Ayon sa TUCT, nasa 640 pesos na arawang sweldo ang nasa ilalim ng poverty threshold standard para makapamuhay ng maayos ang isang pamilya na may 5 miyembro. Sasapat na anila ang halagang ito upang kahit papaano ay makabili ng masusustansyang pagkain ang isang pamilya na mayroong mga anak. So 640 yung ating standard since 2021. Subalit, kahit na nagdagdag yung 14 na wage boards ng wage increase orders, eh maliit pa rin yung idinagdag at ang very challenging nito para sa mga manggagawa ay maliit na ibinigay installment pa, no? Wage increase na inilabas. Para matulungan ang mga manggagawa, lalo pa ngayon na hindi maawat ang pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin, pinag-aaralan ng TUCP na irekomenda sa Marcos administration ang pagbibigay ng ayuda para sa mga minimum wage earner. 500 pesos kada buwan kada minimum wage earner ang ibibigay ng pamahalaan. Pero maging ang grupo aminado na magiging problema kung saan kukunin ng pamahalaan ang pondo para dito. Suwestiyon naman ng Intercall Center Association of Workers, dapat i-exempt o huwag nang patawan ng buwis ang manggagawa na maliit lamang ang sinusweldo mula sa trabaho. Exemption para sa mga manggagawa katulad ng baka pwedeng hindi na magbayad ng 12% value added tax, yung mga manggagawa sa mga binibili nila na mga basic commodities. And then magkaroon din sana ng parang discount itong mga minimum wage earner, lalo na sa transportation sector, ituloy yung libreng sakay na binibigay ngayon ng DOTR. Dagdag pa ng grupo, makatutulong rin sana ang pagpapatupad ng price freeze upang maibsan ang bigat sa araw-araw na gastusin ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong big time oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis simula bukas. Kaya naman ang ilang mga motorista, lalo na ang mga chofer ng ilang pampublikong sasakyan, talaga namang umaaray na dahil sa karamihan umano sa kanila ay wala nang maiuwing kita mula sa maghapong pamamasada. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala ko nga maghanap na ng ibang trabaho eh. Yung kaso, nahihirapan mag-apply ng ibang trabaho eh. Kaya nagtsatsaga pa rin kahit mataas. Nag-iisip ng maghanap ng ibang trabaho ang jeepney driver na si Ray C dahil halos napupunta na lamang ang lahat ng kanyang kinikita sa pamamasada para lamang sa pagpapakarga ng krudo. Kung dati ay inaabot pa ng 800 hanggang 1,000 piso ang kanyang arawang kinikita, ngayon nasa 300 hanggang 500 na lamang ang natitira sa kanya. Ganito rin ang problema ni Alex Siwan na isa ring jeepney driver. Mabuti na lamang at kahit paano ay binawasan ng kanyang operator ang boundary na kinakailangan niyang bayaran tuwing ilalabas ang jeep na ipapasada. Hindi na nasunod ang boundary ng operator na 600, dating 600, 300 na lang. Wala na kami kikitain eh. Ay, halos na doon na lang napupunta sa krudo, sa diesel. Yung binibigay pa ng gobernong subsidy, wala naman yung iba nakakuha. Mga driver, mga operator lang. Maging ang mga UV Express driver, dumadaing na sa tindi ng taas ng presyo ng langis. Ayon sa kanila, halos doble na ang kanilang ginagastos makapagpakarga lamang ng diesel. Eh mas malaking epekto, kabawasan na naman sir sa kahit papaano dagdag sana nakita namin eh. Imbes na dagdag kita pambili ng pang-araw-araw, eh mapupunta lang sa diesel. Halos wala na pong kinikita kasi nung una, 4 na ikot namin, 1.5 lang din yung diesel. Ay ngayon, umaabot na ng 3,000 mahigit yung 4 na ikot kaya halos wala na po kami natitira eh. Batay sa abiso ng mga oil companies, nasa 6 pesos and 55 centavos ang madadagdag na naman sa presyo ng kada litro ng diesel simula bukas.
habang 2 pesos and 70 centavos ang itataas ng kada litro ng gasolina at 5 pesos and 45 centavos naman ang sa kerosene. Ang panibagong big-time oil price hike ay bunsod pa rin ng nangyayaring gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia. Samantala, sinagot naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga reklamo ng ilang PUV drivers na hindi pa umano nabibigyan ng fuel subsidy. Muling inabisuhan ng LTFRB ang mga tsuper at operator na tingnan ang listahan na nakapost sa kanilang website para sa mga pangalan ng makatatanggap ng subsidiya. Ang LTFRB po ay minabuti na po na i-publish sa website yung mga pangalan po. At para makita niyo po, please verify kung nandun po. Dahil sa ngayon ay nasa 186,000 na po ng mga pangalan ang nakalagay doon na nakatanggap out of the 264,000 na beneficiaries po natin. Samantala, bukod sa mga driver, apektado rin ng taas presyo ng petrolyo ang mga mangingisda na gumagamit ng gasolina. Nauna nang sinabi ng grupong pamalakaya na kaya nabawasan ang huli ng isda ngayong first quarter ng taon ay dahil may ilang mga mangingisda ang naghanap na ng ibang pagkakakitaan dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mayroon din namang fuel subsidy ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga mangingisda upang hindi sila mahinto sa pamamalaot. Namimigay kami sa mga artisanal fishermen, mga municipal fishing sector na lumalabas ngayon, mga naka-registered na mga mangingisda natin at pati yung bangka nila naka-register, binibigyan po natin sila ng 3,000 pesos each para parang transport assistance para lumabas sila para makapangisda. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot ng surrender feelers sa Philippine National Police ang may-ari ng sasakyan na sumagasa sa security guard sa bahagi ng J. Vargas Corner St. Francis Street sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City noong Linggo ng hapon. Ayon kay PNP Directorate for Operations Director Police Major General Val De Leon, natukoy nila ang may-ari ng sasakyan at kung saan ito nakatira. Nakipag-ugnay na rin umano ang abogado nito sa PNP para sa pagsuko nito. Gayunman, inaalam pa rin nila kung ang mismong may-ari ng sasakyan ang driver ng sagasaan ng security guard na si Christian Diaz ng Raptor Security Agency. Filler pa lang ito at tinitingnan nila yung siguro makakabuti sa magkabilang banding at sinisiguro naman natin dahil tuntun naman natin kung sino itong may-ari ng sasakyan at kung saan ito nakatira. No? Kaya it is likely that at the soonest possible time they will appear sa police station. Ang driver ng Toyota RAV4 na may plakang NCO378 ay maharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury. Ginagamot naman si Diaz sa VRP Hospital matapos magtamo ng mga gasgas sa ulo at hirap sa paghinga. Samantala, sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver. 70 araw ang ipinataw na suspensyon sa lisensya ng driver. Inisyuhan na rin ito ng show cause order at pinagpapaliwanag ng LTO hinggil sa insidente. Posible pang magkaroon ng pagsabog ang Bulkan Bulusan sa mga susunod na araw. Ngunit kahalintulad lang din ito ng pagsabog kahapon kung saan naglabas lamang ng abo at steam, uusok ang bulkan. Ayon kay PhilVox, DOST Undersecretary Renato Salidum, hindi naman nakikitaan ng anumang ebidensya ng pagbuga ng magma sa Bulusan. Kaya mananatili lamang ito sa Alert Level 1 bilang babala sa mga apektadong residente dahil lubha pa rin itong mapanganib. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Kapag phreatic eruption ng steam-driven eruption, ang materialis na inilas ay lumang material, mga abo na nasa crater na lang at ito ang iniit sa palabas.
mababaw lang ang pinanggalingan ng pagsabog ng bulkang Bulusan kahapon batay sa obserbasyon at nakalap na ebidensya ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tinatawag itong phreatic o steam-driven eruption kung saan kumukulo ang tubig ulan na pumapasok sa crater ng bulkan dahil sa mainit na bato sa ilalim nito. Kapag ang steam o usok ay nabarahan, nabubuo ang pressure dahilan ng pagsabog. Ngunit ang inilalabas lang nito ay mga abo na mula sa lumang materyales sa bunganga ng bulkan na siyang bumabagsak sa lupa na kung tawagin ay ashfall. Paliwanag ni FIVOX Officer in Charge at DOST Undersecretary Renato Solidum, mabilis itong mangyari at karaniwan sa mga bulkan na dapat ay bigyang pansin ng mga lumalapit sa volcano crater. Posibleng magkaroon pa ng mga pagsabog na kahalintulad ng kahapon na phreatic or steam-driven explosion dyan sa Bulusan. Sa mga nakaraang eruptions, minsan ang pagitan ng mga pagsabog ay araw, linggo o minsan ay buwan. Paliwanag pa ni Solidum, ang pagsabog ng bulkang Bulusan ay di gaya ng ibang bulkan, katulad na lang ng Taal na nagkaroon ng pag-akyat at pagbuga ng magma o napakainit na tunaw na bato. Ayon sa FIVOX, walang ebidensya ng pagtaas ng magma sa Bulusan base sa mga datos na nakalap ng ahensya. Kabilang na ang napakababang sukat ng sulfur dioxide o hanging asupre na lumalabas sa bulkan at mahina lang ang mga lindol. Meron pong ibang tipo o signature ang magma kapag ito'y kumikilos. Pangatlo, kung talagang may magmang aakyat, dapat mamaga ang buong bulkan mula sa ilalim hanggang sa taas. At ito po ay delikado kung talagang may bagong magma. Wala pa po tayong nakikitang ganon. Imbes, ang nakikita po natin ay hydrothermal activity, pagpapakulo ng tubig. Bunsod nito, mananatili sa alert level 1 ng bulkang Bulusan dahil wala itong banta ng pagbuga ng magma na higit na mapanganib sa mga tao at kalikasan. Sa kabila nito, nananawagan ng FIVOC sa mga residente na malapit sa bulkan na mahigpit na sundin ang mga alituntunin sa ilalim ng alert level 1. Kabilang na dito ang pagbabawal na pumasok sa permanent danger zone na may layong 4 na kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Mayroon rin itong 2 kilometrong extended danger zone sa timog silangan ng Bulusan dahil sa mga bitak sa naturang panig ng bulkan na posible ring labasan ng mga usok at abo. Pinag-iingat naman ng mga residente na nakatira malapit sa mga ilog dahil maaaring magkaroon ng lahar kapag may mga malakas at patuloy na pag-ulan sa bundok bunsod ng naipong abo sa dalisdis ng bulkan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagtibay ng Court of Appeals ang conviction ni retired Major General Jovito Palparan sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Kaugnay ito sa pagdukot at pagkawala ng 2 estudyante ng University of the Philippines na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeno. Naniniwala ang CAA na sa mga inilihad na testimonya ng mga testigo ay naroon lahat ng elemento ng kaso. Taong 2018 nang mahatulan si Palparan ng reclusion perpetua na walang parol kasama ang 2 pang co-accused. Sinampahan ng patong-patong na reklamo sa Department of Justice o DOJ ang Japanese gaming tycoon na si Kazuo Okada at iba pa ngayong araw. Ang mga reklamo ay iniyain ng Tiger Resorts Leisure and Entertainment Incorporated na siyang operator ng Okada Manila. Ang reklamo ng TRLEI ay kasunod na umano'y marahas at sa pilitang pagpapaalis sa kanila ng grupo ng dating chairman nito na si Kazuo Okada at dating board member na si Tony Boy Kuwangko noong Mayo at 31. Sa inilabas sa statement ng nagre-reklamo na si Hajime Tokuda, na binasa naman ng abogado ng TRLEI na si Attorney Estrella Elamparo, nagdala umano si Okada ng 50 private guards at police para ipatupad ang takeover ang isinasagawa noong stockholders meeting. Armed with around 50 men, including security guards, police officers, lawyers, and a sheriff, they stormed Okada Manila and use violence as their means to enforce, purportedly, the SQAO. They asked me to leave the premises, basically telling me that I was fired. Then they became violent. There was a lot of shouting, pushing, shoving, and I was manhandled. Kabilang sa mga inihaing reklamo laban kay Mr. Okada at Kuwangko ay ang kidnapping
serious illegal detention, physical injuries, grave coercion at unjust vexations. Nag-ugat ang sigalot kasunod ng inilabas na utos ng Supreme Court na mananatili ang status quo sa hotel bago tinanggal sa pwesto si Kazuo Okada bilang stockholder, director at chairman at CEO ng TRLEI noong 2017 dahil sa issue ng mismanagement at corruption. Sa isang bukod na statement na inilabas ng Tiger Resort Asia na may-ari ng 99.9% shares ng TRLEI, sinabi nito na hindi nila kinikilala ang ginawang aksyon ni Okada. Wala pang inilalabas sa pahayag ang kampo ni Mr. Okada at si Kuwangko kaugnay sa issue. Naghain na ng motion for reconsideration ang limang opisyal ng Anti-Red Tape Authority o ARTA kasunod ng pagpataw ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Giit ng mga opisyal, hindi sila tiwali at ginawa lamang nila ang kanilang trabaho. Ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, ano ang pinag-ugatan ng reklamo at ano ang sagot dyan ng ARTA? Monica, kaugnay yan ng inihaing reklamo ng Dito Telecommunity Corporation na umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng ARTA dahil sa umano'y pagpabor sa aplikasyon ng isa pang telco na Now Telecom Company Incorporated o Nowtel. Monica, giit naman ng ARTA, hindi kasama sa kanilang mandato ang pag-aproba ng aplikasyon at ginawa lamang nila ang kanilang trabaho para maaksyonan ang request ng Nowtel na mahigit isang dekada umanong inupuan ng National Telecommunications Commission o NTC. Ngayong hapon nga, Monica, naghain ng counter affidavit at motion for reconsideration si ARTA Director General Jeremiah Bellica kasama ang apat na iba pang opisyal ng ARTA matapos ipag-utos ni Ombudsman Samuel Martires ang preventive suspension sa kanila ng 6 na buwan. Ayon kay Bellica, nagmula ang issue sa desisyon ng ARTA noong 2021 na maglabas ng order of automatic approval bilang pagpapatunay na kumpleto na ang aplikasyon ng Nowtel sa NTC para sa usable frequencies at dapat na itong maaprubahan. May 2020 nang dumulog ang Nowtel sa ARTA para maaksyonan ang kanilang request sa NTC na mula pa raw noong 2009. 4 na buwan matapos nito, inaprubahan ng NTC ang provisional authority ng Nowtel, ngunit wala pa rin ang usable frequencies. Hudyat para maglabas ang ARTA ng kautusan para sa automatic approval. Batay anya ito sa Section 10 ng Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business Act kung saan automatiko na dapat na aprobado ang isang aplikasyon kung nabigo itong aksyonan ng ahensya ng gobyerno batay sa prescribed processing time na nakasaad sa batas. Basta't kompleto na ang lahat ng dokumento at nabayaran na rin ang lahat ng fees. Ang approval o denial ng aplikasyon ay nakadepende sa mga ahensya, pero kung hindi ho ito naaaksyonan, inuupuan at na hindi ho gumagalaw, doon ho pumapasok ang aplikasyon ng batas. Wala ho kaming intensyon na kunin ang kahit anong kapangyarihan ng NTC o ng sino mang ahensya na mag-approve ng mga permits, mag-approve lang ng mga lisensya. Gusto po namin sabihin sa lahat na hindi po kami corrupt. Ginagawa lang po namin ang amin pong mga trabaho. Giit ni Bellica, wala silang kapangyarihan na mag-aproba ng mga aplikasyon bagkus ay suriin kung naaksyonan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga aplikasyon sa kanila at kung kompleto na o hindi ang mga dokumento. Batay sa batas, 3 araw dapat ay naaksyonan na ang mga simpleng transactions, 7 araw sa mga complex transactions at hanggang 20 araw naman sa highly technical na mga aplikasyon. Nagpasalamat naman si Bellica sa Ombudsman para bigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag at makikipagtulungan din anya sila sa kaso. Hari naway ang amin pong sagot sa mga ginagawa po ng ARTA ay makatulong din po na mas maipalawanag ang amin pong trabaho at paano ho namin ina-apply ang batas. Baka sakaling makatulong din po ito sa disposition ng mga kaso pong na-file na rin po namin. At ito po yung makatulong para maibsan din po ang buhay ng mga taong na biktima po sa red tape.
Monica, ayon nga kay Belica, isusunod naman siya doon sa kautosan ng ombudsman na preventive suspension. Pero sa ngayon ay hindi pa niya tiyak kung sino ang hahalili sa kanya na maging head ng RTAG hanggang sa kanyang pagbaba sa pwesto o pagkatapos ng kanyang termino sa June 30. Sa ngayon na, Monica, sinisikap pa natin makakuha rin ng panig mula naman sa dalawang telco na Nowtel at Dito maging sa NTC. At bukod nga dyan, Monica, nanawagan din si Belica kaya Senate Majority Leader at inaasahang susunod na Senate President na si Meg Zubiri na mapag-aralan muli ang batas at mas palakasin pa ang ngipin nitong batas na ito. Monica. Maraming salamat, Jardine Delgado. Nangako si Queen Elizabeth II na ipagpapatuloy ang pamumuno. Ginawa nito ang commitment sa pagtatapos ng apat na araw na selebrasyon para sa Platinum Jubilee Celebrations. Ito ang balita ni Early Briones. Makulay at masayang ipinagdiwang ang historic Platinum Celebration ni Queen Elizabeth II ng Great Britain noong Linggo. Dinaluhan ng maraming tao at sinubaybayan ng milyong-milyong manonood sa telebisyon ang pagdiriwang para sa record-breaking reign ng 96-year-old na reyna. Tampok sa makulay na parade ang mga sayaw, musika, fashion at kultura ng bansa mula nang siya ay maging reyna noong 1952. Dagdag dito ang $18 million Platinum Jubilee Pageant kung saan nakabahagi ang nasa 10,000 tao mula sa Armed Forces at Commonwealth Heads. Bagaman mayroong mobility issues, muling natunghaya ng publiko ang reyna na baka sa mukha ang saya sa huling araw ng selebrasyon. Kasama nito ang tatlong future kings na sina Prince Charles, William at George. Ayon sa official statement na inilabas ng palasyo, matapos ang masayang selebrasyon, mapagpakumbabang nagpasalamat ang reyna dahil sa ipinakitang kabutihan at pagkakaisa ng mga mamamayan para sa kanyang Jubilee Celebration. Humingi ng paumanhin ng reyna tungkol sa hindi niya pagsipot sa social functions. Ayon kay Queen Elizabeth, mananatili pa rin ang kanyang commitment na makapagsilbi sa tao sa buong niyang makakaya, gaya ng kanyang ginawa sa nakalipas na 70 taon. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 13:1 na nagsasabi, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Pagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.